Happy Lord's Day, everyone. Welcome to our online worship celebration. We are so glad na makasama po namin kayo sa pagsamba na ito. Naway palakasin ng Panginoon ang ating pananampalataya sa bawat araw. Bigyan tayo ng lakas, kagaya ng isang agila na hindi napapagod na igampay ang mga pakpak upang magdala ng sigla sa iba. Sabi po sa Isaiah 40 verse 31, ngunit ang natitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang Panginoon ang magbigay sa atin ng lakas at apoy sa paglilingkod sa Kanya. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Sambahin ang Panginoon. Sabi po sa John chapter 4 verse 23, the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Alam niyo po, ito yung panahon na sambahin natin ang Diyos
ng buong-buo, na kahit hindi mo siya nakikita, pero nandun pa rin ang pagnanais ng puso mo na masamba siya sa Espiritu at sa katotohanan. Isang malaking karangalan ang makapaglingkod sa Diyos, ang makapag-awit sa Kanya, ang lumuhod sa paanan niya. We are so blessed na manahan sa presensya ng Diyos. Maramdaman ang Kanyang pagyakap sa ating mabuhay. Let us continue to worship the Lord. Your glory.
Dumako po tayo sa ating communion. Sa pagtanggap po natin ng elementong ito, ipinahayag natin ang dakilang pag-ibig na ipinamalas ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ng iba, libre ang kaligtasan. Salvation is free but not cheap. Ang totoo, hindi po libre ang kaligtasan. Mayroong nagbayad nito. Binayaran ng dugo at katawan ni Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ng kanta, "We owe a debt we could not pay. He paid a debt he did not owe." Meron tayong utang na di natin kayang bayaran. Siya ang nagbayad kahit di niya yun utang. Ang communion na ito ay patunay na tayo ay tinubos na at binayaran na ng Panginoong Jesus. Salvation has come into our house. Amen po. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Let us proceed to our giving. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 6 to 8, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Let us turn God's blessings into praise. Alam niyo po, pagdating sa pagbibigay o sa paghahandog sa ating Diyos, wala siyang ibang nais matanggap kundi ang iyong willingness sa pagbibigay. Nais niya yung pag-ibig at galak na nararamdaman mo sa tuwing lalapit ka sa altar at maghahandog sa Kanya. God does not look at the amount of your offering. Instead, He looks on the joy and the faithfulness that you have every time that you are giving to Him. Nais niya na ibigay mo ang para sa Kanya at ayon ay ang pusong may pasasalamat sa bawat pagpapalang Kanyang ibinibigay sa iyo. Ang nais niya ay ang katapatan mo sa pagbibigay. Tandaan po natin, sa puso nakatingin ang Panginoon at hindi sa halaga ng ihahandog natin. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. At sinabi pa niya, pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Magalak po tayo sa ating paghahandog, tayo po ay magbigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong tithes and offering sa bank account and GCash number na naka-flash sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy Lord's Day po sa lahat ng sumasabay sa ating church online worship celebration. Truly that we cannot put the Holy Spirit in a box. Kahit saan pwede siyang gumalaw at mangusap sa ating mga buhay. Hindi lamang sa loob ng ating church building, kahit sa ating online worship service, we can enjoy and feel His presence.
Hayaan po nating pagpalain tayo ng Panginoon sa ating sama-samang pagsamba saan man tayo naroroon. And make it sure that you worship God with quality. As you participate in every part of our program, please do it from the heart and with the intention to worship our God. Let me read to you the scriptures for today's message. Mula sa aklat ni Juan, kabanatang 4, talatang 1 hanggang 26. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea, ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon, may isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya yun sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito'y pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauuhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tamang sinabi mo na wala kang asawa sapagkat 5 nang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, isa kang propeta. Hindi nga ba? Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, darating ng panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ng panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siyang magpapahayag sa amin ang lahat ng bagay. Ako na kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy," sabi ni Jesus. Purihin ang Panginoon sa mga salita ng Diyos na ating nabasa. Kapag ang buhay ay parang walang kahulugan, ito po ang nais kong pag-usapan po natin ngayong araw. Nakaramdam ka na ba na ang buhay minsan ay parang walang kwenta, parang walang saysay? Nakaramdam ka na ba na minsan ang buhay mo ay parang hungkag, walang kahulugan, empty? Ano ba to? Anong klaseng buhay ito? Lagi na lang bang ganito? Lagi na lang bang ganyan? Hindi na nakatutuwa.
puro na lang hirap, pagtitiis, lagi na lang hinagpis. Kaliwat kanan, puro problema, nakakapagod na. Ginagawa mo naman ang best mo, pero bakit parang kulang pa din? Nagsisikap ka naman, pero bakit hirap ka pa din? Ganun ba talaga ang buhay? Meron namang iba, umaangat naman. Okay naman ang pinansyal o material na kalagayan. Nakalalamang ka naman kaysa sa iba, pero bakit pa may kulang pa? May hinahanap ka pa? You are looking for something more. There is no sense of freedom. There is no sense of satisfaction and contentment. Kulang pa rin. Kapos pa rin ang pakiramdam. Meaningless. Everything is meaningless. Everything is completely meaningless. Nothing has any meaning. Yun ang sabi ng Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Minsan, pakiramdam mo ay walang meaning o walang kwenta ang buhay. When it did not turn the way you thought or expect. Yung inaakala mong mangyayari, hindi nangyari. Yung inaasahan mong maramdaman mo, hindi mo naramdaman. Yung iniisip mo, hindi naman yun ang nakita mo. When we have failed expectations, nagmintis, hindi natumbok, di natin nasa pool, yung nais nating makita, nais nating makamit o maramdaman. We start off in life with high hopes, with very high anticipations. Noong mga bata pa tayo, ang mga unang ipinagawa at ipinasulat sa iyo sa school ay kung ano yung ambisyon mo, ano ang gusto mong maging paglaki. Umpisa pa lang yung kapatid. Habang lumalaki tayo, natututo tayong mangarap, mag-asam, managinip ng magagandang bagay. Akala natin kapag yun ay makamtan, magdudulot na yun ng isang buhay na makahulugan, a meaningful and satisfying life. Paglaki ko, gusto kong maging professional, maging mayaman, gusto ko magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng pamilya, magandang hanap buhay, makapagpundar ng ari-arian, magkaroon ng perpektong asawa, mga anak na mababait at marami pang iba. Marami tayong gustong maabot. Marami tayong gustong gawin. Marami tayong gustong mangyari. Marami tayong gustong maramdaman. Maraming pangarap na nais nating makamit sa buhay. Lahat magaganda. Walang pangit. Wala kang naisip na pangit. Hindi mo pinangarap na magkasakit. Hindi mo pinangarap na mabaon ka sa utang, na ma-layoff ka sa trabaho, na magkulang ka sa pera. Walang nangarap na mag-upa lang ng bahay. Walang nangarap na magsara ng tindahan, na tumigil sa pag-aaral, na magbenta o magsangla ng alahas sa sanglaan, umabaon sa utang. Walang nangarap ng impyernong buhay. Walang nangarap ng demonyong asawa o suwail na mga anak. Walang nangarap ng maliit na sweldo, na malugi sa negosyo, ng butas-butas na bubong. We did not ask to have broken finances. We did not ask to have broken marriages, broken homes, broken relationships, broken friendships, broken health, broken emotion, broken life. Concerning life or relationship, nasasabi mo na lang ngayon, kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo, hindi na sana ako pumatol sa iyo. Kung alam ko lang na masasaktan ako, kung alam ko lang na magkakaganito ang buhay ko, you end up with a mess life. Finding and holding down a job, paying a rent, your Mr. Right becomes Mr. Wrong, your Mrs. Right turned to be Mrs. Wrong, and so on and so forth. Kung alam ko lang, di na sana ako nag-asawa ng maaga, di na sana ako tumigil sa pag-aaral, di sana nagkaganito ang buhay ko. Ang journey ng ating buhay ay kwento ng saya at lungkot. Kwento ng tagumpay at kabiguan. Kwento ng hirap at dusa, sagana, sa tama at sa mali. Kwento ng mga naranasang failures, mga nagawang mistakes. Kwento ng mga disappointments sa buhay, mga kabiguan, kasawian, sanhi ng ginawa mo o ginawa ng iba na pinayagan mo. What you are today is just a product of your decision or what you did yesterday. Kung ano ka ngayon ay resulta lamang ng desisyon o ginawa mo kahapon.
O kung ano ka ngayon ay bunga lang ng pinayagan mong desisyon o ginawa ng iba sa iyo kahapon. Pero bakit minsan, kahit nagawa mo na o nakamit mo na lahat-lahat, pero ang nadadama mo ay hindi pa din sapat? We tried everything. We tried to escape from sports and entertainments, worldly pleasures like drugs, alcohol. People go from relationship after relationship and never satisfied, never finding love, never having that deep need met. Let me share to you something about the life of a Samaritan woman. She had a life without meaning. Walang inspirasyon makukuha sa kwento ng buhay niya. How did she find a meaningful life? How did she begin her journey for a meaningful life? Siya isang babaeng may hindi kagandahang nakaraan na nakatanggap ng tunay na meaning ng buhay. One true encounter with God will be enough to change everything. She encountered Jesus at Jacob's well, tanghaling tapat at habang nakaupo si Jesus sa tabi ng balon ni Jacob. Mukhang malungkot ang kwento ng buhay niya. Bakit? Nangarap ba siya ng pangit noon? Hindi. Nung bata pa siya kagaya mo, magaganda rin ang pangarap niya. Hindi nga lang nangyari. Anong description ng babae when she encountered Jesus? Ano ang pangit at magandang katangian niya na nagbigay daan sa meaningful life na natagpuan niya? May katangian siyang negative at meron ding positive. In fact, mas maraming negative na katangian meron siya kaysa positive. Ikaw din, sa totoo lang, ang dami mong negative, kundi lang ang positive. The Bible says that she was alone. In verse 7, it says, a woman from Samaria came to get some water. She was alone in the heat of the day. Many scholars say she came at this time, tanghaling tapat, para wala siyang makasalamuhang iba. Maaaring iniiwasan siya ng kapwa niya babae. She was alone. Kapag siya kaya ay namatay at nakaburol, ano kayang kwento o sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya? Maaaring hindi maganda. She appears to be a lonely person. Have you ever felt that way? All alone? Nobody understands you? Walang nakakaunawa sa iyo? At one time or another, lahat tayo nakakaranas na parang mag-isa lang. Walang nakakaunawa, walang nakakaintindi ng pinagdadaanan mo. Solitary. That's a hard way to live. Another thing, the Bible says that she was aimless. Walang direksyon ng buhay. Purposeless. Sabi ni Jesus, papuntahin mo dito ang iyong asawa. Sumagot siya, wala po akong asawa. Tama ka. Dahil lima nang naging asawa mo at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. There are many people just trying to make it through life. Ang basta lang magpakabuhay. Nag-i-exist na walang purpose. Buhay ko to, walang pakialamanan. Aimless, purposeless, naglalakad, putol ang ulo. Pero ang Panginoon, pakikialaman ang buhay mo. Kapag naenkwentro mo ang Panginoon, sasabihin niya sa iyo kung sino ka para gisingin ka. He will confront you of your sins gaya ng pagkumpronta niya kay Saulo because He wants you to live with purpose and direction. Another thing, she was angry. She says, you are a Jew and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink? She knew that Jews didn't associate with her people. They considered them low as dogs. Alam niya, hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Ang tingin sa kanila ay mababang uri o kasing tulad lang ng mga aso. At marahil dahil inuusisa ng Panginoon ang buhay niya, kaya siya'y galit. Sa totoo lang kapatid, magalit ka man o hindi, namemersonal ang Panginoon. Kapag nakarinig ka ng Word of God, minsan nasasaktan ka. Bakit? Bakit alam ni Pastor? Ako bang pinatatamaan ni Pastor? Kapag nasasaktan ka pa, matuwa ka.
Kasi ibig sabihin niya, may pakiramdam ka pa at may pag-asa ka pang magbago. Another thing, she was ashamed. Lahat tayo merong ugly past na ikinahihiya natin. We all have hidden past. Like this woman, nahihiya siya. 5 husbands, and only God knows how many others have been in relationship with this woman. But God knows all our secrets. Jesus is aware of our past. Every dark, dirty, despicable thing we have ever done is known by Him. But the amazing thing is that Jesus loves us anyway. Do you think Jesus took this out of the way road by accident? I don't think so. Sinadya ng Panginoon maupo ng tanghaling tapat sa balon. Most people do not travel this way. And Jesus purposely went this way because He knew there was a lonely, angry, and a hurting woman that was going to be drawing water at noon. Jesus was on a mission to save a hurting soul. I don't know what deep dark secret you may be hiding today, but Jesus does, and He loves you anyway. Another thing, she was ignorant. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Wala siyang alam. She was ignorant about Jesus. She know nothing about Him. Kagaya natin, ignorante tayo noon, di natin siya kilala. Kaya kung sino-sinong tinanggap natin sa ating buhay, kung ano-ano ang sinoong natin, we have welcomed wrong people sa buhay natin. We have gone through to wrong places, wrong friends, wrong associates, wrong life. We are ignorant. Hindi natin kasi kilala ang Panginoon. We are ignorant that Jesus is offering a new kind of life. Ibang-iba kaysa inaalok ng mundo. Isang buhay na malinis, isang buhay na marangal, isang buhay na may direksyon, may tunay na pagmamahal at kakaibang buhay. She was ignorant. This woman had a knowledge of religion. Alam niya ang kwento ng balon. Familiar siya kay Jacob, kay Abraham. Notice that she knew the history of the well. She was familiar with Abraham and the patriarchs. She figured Jesus must be a prophet. She had a little knowledge of religion, but not a personal relationship. Hindi ritual, kundi pagmamahal ang nais ng Diyos sa iyo. Hindi relihiyon, kundi relasyon ang nais niya. Ang pakinggan ka habang umiiyak ka, ang samahan ka sa panahong nag-iisa ka. Ang tulungan ka sa iyong panghihina, to help you when you are down, to heal you when you are wounded, to help open your eyes and see Him and recognize Him that He is all you need. Do not be ignorant. We need to have a personal, vital relationship with Jesus. And He will help us find the truth. He will help us find our way. He will show us how to truly live. Tuturuan ka ng Panginoong Diyos kung paano tayo makapamuhay. Ituturo niya ang daan at pamamaraan. After all, He is the way, He is the truth, and He is the life. Another thing, the woman was hopeful. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siyang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. This woman at the well was hopeful, umaasa na may magandang mangyayari. Maybe in her situation, she felt trapped, always thirsty for sin. Nakagapo sa kasalanan at uhaw lagi sa paggawa ng mali. Give me that water that I may not thirst again, that I may not go back to sin. Do you feel trapped and thirsty of sin? Jesus is reaching down to her.
inaabot tayo ng Panginoon gaya ng pag-abot ni Jesus sa babae. All we have to do is to reach up to Jesus. He is already reaching down to us. What do you hope for? Alam ko may mga sitwasyon tayong mahirap. May kusot, komplikado. May mga panalangin hindi pa nasasagot. Mga kalagayang masalimuot, mga sitwasyong malulungkot. All we have to believe is that those lonely, painful prayers you are praying will move the hand of God. How important it is for us to have hope. Importante kapatid na huwag kang mawala ng pag-asa. I don't know how long it took for Jesus to personally respond to her prayers. Hindi natin alam kung kailan tutugon, aabot, sasagot ang Panginoon. Pero manalangin ka lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Daniel's answer to his prayer was delayed for 21 days. God may not answer your prayers in your timing, but don't give up hope. Always be hopeful. You do that by reading the promises of God. Get hope through reading the Bible. The woman was needy. She was lonely. She was aimless. She was angry. She was ashamed. She was ignorant. But she was hopeful in her need. Do you have needs? Jesus is the answer to your needs. There is no reason to doubt. Maganda ang plano ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Acknowledge your need of God. Lord, I need you. Lord, I need peace. I need your direction. I need your grace. Acknowledge Him. Acknowledge your need of God. Kung na kay Kristo ka na, anumang sitwasyon mo ngayon, ilatag mo lang sa paanan niya. The woman at the well had one last important word to describe her. She was willing. As Jesus began to talk to her, she was so willing. Give me this water, she said. Bigyan po ninyo ako ng tubig na nagbibigay buhay upang hindi na ako mauhaw. Handa siyang tumanggap. Handa siyang maniwala. Handa siyang sumunod. Handa siyang sumamba. Handa siyang magpakilala. At handa siyang magbago. Sana ganun ka din kapatid. Kagaya tayo ng babaeng Samaritana. Be willing. Be willing to commit. Be willing to surrender your life to Jesus. Be willing to be changed by Him. Be willing to follow Him. Ipakilala mo siya sa iba, ilantad mong sarili mo bilang isang patotoo. Handa kang mabago ng ating Panginoon. Jesus wants us to have a meaningful life. Nais ng Panginoon, bigyan tayo ng isang buhay na makabuluhan at makahulugan. Meaningful life because it is intentional. Kasi sinasadya ka ng Panginoon. Kapatid, gusto ka ni Lord. Pinupuntirya ka. Ikaw na nakikinig ngayon. Biro mo sa dami ng tao. Bakit ikaw ang nandito at nakikinig sa online service na ito? Personal kasi ang relasyon na nais niya sa iyo. Pagmamahal ang nais niya. Korsonada ka ng Panginoon. Gusto ng Panginoon maging on kayong dalawa. Sabi niya, I love you. Would you say to Jesus, I love you too? Meaningful life because it's not only intentional, it is also directional. Kasi sasamahan ka. Nagkukumit ang Panginoon sa iyo, kapatid. Sabi niya, I will never leave you and I will never forsake you. I am going to journey with you. Meaningful life because it is transformational. Kasi babaguhin ka, lilinisin ka. Ang sino mang na kay Kristo ay sinambagong nila lang, wala na ang lumang pagkatao, lahat ay bago na. If anyone is in Christ, he is a new creature. The old has gone, the new has come. Pagbabagong na isang Panginoon, kasi mahal ka ng Panginoon. Sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Sabihin niyo po, Dear Jesus, I come to you hurting and alone. Life
is not what I had expected. I have sinned and tried to find my own way. Please forgive me. I surrender my will to yours right now. Would you guide me? Would you lead me? Help me to be a true worshiper of you. In Jesus' name, Amen. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Sana po kayo po napagpala ng mensahe ngayon. Itas po natin ang ating mga kamay as I declare this benediction. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang matiwasay na pag-iisip, panatag na puso, masayang kalooban, malakas na pangangatawan, at ang pagpapalang umaapaw ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.